Hello world! Good morning, Hong Kong! Kamusta kayo lahat, guys? Welcome to Bhebs MTV. Ngayon pala ay weekend. So, ito yung situation ngayon dito sa Hong Kong. Yan siya, guys. Yung makikita ninyo ay ang Hoi Fan Road. Ito yung road papunta ng airport. At saka itong tower na to, kagaya nito yung tinitirahan ko. Ito ko naka-base sa 18th floor. Kaya kung nakikita ninyo ay nasa mataas ako. Pero yung sa kabila na building yan, kagaya din yan kataas yung ditong tinitirahan ko. Yan siya guys, yung sa kabila. Tapos dito sa ilalim naman po ay yung kalsada. Saka dito sa likod namin ay dagat. Yan siya guys. Medyo makulimlim ngayon yung langit, full of clouds, kaya hindi makikita yung view ng yung beauty ng Island Harbor. Ito yung Island Harbor. Ngayon, dyan yung sa kabila namin ay One Silver Sea. At saka ito naman ay Kulinan, Imperial Kulinan. At saka yan naman dyan ay ang Long Beach na towers. At saka ito naman yung Island Harbor. Dyan yung medyo malayo na yan. Yan yung mga bagong tayo ng mga towers dyan. Yung puti na yan ay school yan. Ito yung place na kung saan ilang years na ako na nagstay dito. Ito yung sa ilalim namin guys. Yan. Mayroong police alert na ngayon yung mga police kasi alam nyo kung bakit. Marami na naman yung positive ngayon dito sa Hong Kong. Kaya positive ng COVID-19. Ang situation ngayon ay close open. Yung mag-open siya ng for at least 1 month. Tapos close na naman kasi pataas na naman yung mga kaso. Yan siya guys. So, ngayon, close na naman yung mga parks, clubhouse, mga schools, church, wala na naman. Kaya malungkot na naman kami. Wala na naman kaming puntahan. At saka, hindi na naman pwede yung party-party ngayon. Hanggang 4 na naman kasi social distancing na nga. Hanggang 4 na lang na tao pwede mag-go together. At saka, mag-eat together. Walang party in a big crowd. Saka of course, stricto pa rin yung pag-wear ng mask. May penalty na 5,000 pagka nahuli ka ng police. Wala kang mask na go out ka sa iyong house. Yan siya guys, yung situation ngayon. Kung nakikita ninyo ay kunti lang yung nagbiyahe. Kasi of course, nag-iingat na rin sila. Yan yung elderly park, kunti na rin yung mga pumupunta. Kasi mostly yung mga nag-affected dito ay yung mga matatanda. Yan siya guys. Ito siya yung situation. Malungkot na weekend for Hong Kong people. Yan siya guys. Pinagpapasalamat ko lang na syempre kahit hindi kami makauwi sa part namin ng mga OFW guys, alam nyo more ang sacrifice namin kasi syempre for how many years na kami hindi nakauwi sa aming mga family. Pero yung pagpa-thank you ko lang kay Lord na syempre tuloy yung pasok ng sahod ba, tuloy yung work, syempre tuloy din yung income. At saka salamat kay Lord. Thank you so much kasi almost mag 1 year na itong pandemic pero safe pa rin at saka healthy yung ating family at saka tayo. Kaya salamat talaga kay Lord. Yan siya guys. Iwan ko anong issue doon sa ilalim at may patrol car ng police at saka may mga police doon. Malalaman ko rin yan mamaya. Ito yung present situation namin dito. Ang ginagawa lang namin po ay yung
nag-iingat. So, pagka lumabas ka ng bahay, syempre, careful ka kung sino makasalubong mo. Social distancing talaga. At saka, syempre, alagaan mo ng mabuti yung sarili mo, ah. Yun yung ginagawa ko. Kain ng mga healthy foods. Iwasan na yung mga unhealthy foods para makaiwas din sa sakit ba. Syempre, more on gulay-gulay na naman tayo. At saka fruits. Kagaya ko, more on fruits. At saka diet-diet din. Yan siya, guys. Ito yung situation namin. Kaya ito yung view dito sa window ko. At saka, syempre, yung pinag-pray natin na sana, Lord, ikaw na bahala, sana matapos na ito lahat para makauwi na kami sa Pinas. Syempre, pagkamis naman yung probinsya ba, yung makatulog ka ng mahimbing at makakain ka ng more fruits na fresh talaga, saka veggies. Saka yung native na tinulang manok, namimiss ko na, saka yung ako, nag-imagine na lang ako ng sinigang na bangus ba. Kailan pa kaya ako makauwi? Sana matapos ng pandemic. Yan sa guys, yung wish and pray ko. Saka hindi lang ako, kundi lahat ng mga OFW sa buong mundo. Sana ay matapos na itong COVID-19 na to. Saka maging free ulit tayo, maging happy ulit yung buhay natin, balik sa normal ba. Yun lang, hindi natin alam kung kailan. Si Lord lang yung nakakaalam niyan. Kaya lagi pa rin tayong mag-pray at lagi tayong positive-minded ba. Tulungan yung mga may nangangailangan talaga. Yung mga sobrang affected. So kapag may rin tayong mga extra-extra, huwag natin ipagdamot yung pagtulong sa mga really needed. Yan sa guys. Saka, syempre, stay in good health, stay alert, stay always healthy. Yan sa guys. So, ito yung i-share ko sa inyo ngayon. Salamat nga pala sa mga nanonood sa Bhebs MTV. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nag-share sa aking videos, sa mga walang sawang nanonood, saka mga nag-likes, at saka mga nagpindot ng notification bell para ma-notify sa mga bago kong upload. Thank you, guys. Sa wala pa nakasubscribe, pakipindot na lang po yung subscribe button. Thank you so much, guys. Saka, God bless us all. Yan siya. So, umalis na yung police car. Yan siya, guys. Iwan ko kung ano dito sa next tower. Sa kabilang tower. Yan siya. Guys, happy weekend sa ating lahat. Malapit na ang Christmas. Yun, wish and pray na magiging happy lahat kahit na malayo sa family. Malungkot nga lang sa amin, sa part namin, kasi syempre matagal na kaming hindi nakauwi sa family, pero okay lang, kaya pa naman kasi pag OFW ka, strong ka. Yan siya, guys. Pag nanay ka, matibay ka, sacrifice para sa mga anak, para sa buong pamilya. Yan siya, guys. So, ito yung real situation dito sa aking place, sa Olympic. Dito ako sa Olympic part ng Kowloon. Ito yung pinaka-center na city ng Hong Kong, Kowloon City. Capital of Hong Kong City. Yan sa guys. So, thank you so much sa mga nanonood, guys. Hanggang sa next video. Abangan ninyo sa mga next kong upload. Saka, God bless us all. Ingat. I love you all.
Bye-bye.